Tanong namin, sino yung binoto mo? Siyempre, BBM. BBM. So, kasi naabutan ko po yung kapanahon ng tatay niya, naabutan ko noon. 12 years old ako, naabutan ko yung napakaganda ang pamalakad noong araw. Kasi magaganda yung mga livelihood niya noong araw, naabutan ko yun. Siya po na kay. Naabutan ko yun. Kasi 1970, pagdating ng 81, 82, may isip na ako noon. Ang bigas noon, ano lang, nasa 10 centavos ang kilo noon. Mura? Inutosan ako ng nanay ko, bilhin ang bigas. Piso, ang dami ko lang nadalang bigas. Kaya, ang binoto ko talaga, sulit kami for the family, BBM. Kasi isang empleyado po, yung tatay ko, nanay ko, doon sa manufacture ng asukal, na pagkano ni Apolakay. Apolakay. Kaya sulit BBM. Kaya naniniwala ba kayo na sabi ng karamihan, eh wala daw nagawa ang ating presidente? Sila may sabi. Pero sa nakikita ko, napakaraming nagawa po ni BBM sa pagkangayon. Sila lang ang tumitingin na walang nagagawa. Silang walang nagawa, pero si BBM napakarami pong nagawa. So sir, tanong ko pa. Payag ka ba na mag-resign daw si PBBM? Sabi daw po kasi nung anak ni Pangulong former President Duterte na mag-resign na lang daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, hindi ako mapayag na mag-resign si BBM. Sila na lang mag-resign. Wag si BBM. Kasi may chance pa tayo na marami pang magagawa si BBM na proyekto dahil 2 years pa lang eh. Dapat nga bigyan natin sa mahabang termino para ma-resolusyonan po ang problema ng bansa eh. Katulad yung tatay niya, mahaba ang naging termino. Di ba na lumaganda ang ekonomiya ng bansa natin? Dapat siyang kadapat-dapat bigyan ng mahabang termino para ma-solusyonan yung problema ng bansa. Hindi yung puro paninira. Di na nakikita ang ginagawa ni BBM, yung nakikita nila, yung sa kanila lang, puro yung kay BBM. Kung suriin mo, napakarami pong nagawa. Katulad po ng alin? Katulad na po yung mga proyekto ni BBM ngayon na sa agriculture. Sa transport. Eh sir, bilang driver sir, anong masasabi niyo dun sa transportation? Yung modernization, ayan. Yung masasabi ko dun sa modernization, aprobahan ni BBM yung local manufacture na modernization. Pero sa consolidation, di ako total. Pero sa modernization, yun po ipatuloy na yung, paprobahan niya yung manufacture na local na modernization na jeep. Para yung kultura ng Pilipino hindi maalis. Ayun. Sir, hindi po tayo doon sa China. Sir, ano po masasabi niyo na ihiwalay yung Mindanao sa Visayas at Luzon? Ano ko, lalo maghihirap po yung Mindanao. Kasi alam mo kung bakit? Wala naman po makukuna ng pundo ang Mindanao eh. Nandito ang pundo sa NCR eh. Tapos magbubukod sila, saan naman sila mamiresyo? Dito pa rin sa NCR. Kaya karapat-dapat, huwag ibukod yung Mindanao. Kasi mahirapan lang ang taong bayan yan eh. Dapat talaga, isama na lang. Magkakaisa ako, ano hindi kaya ng gobyerno, sumasang-ayon na lang sa kasi para po sa kabutihan natin lahat yan. Magsama-sama tayo, tulungan tayo. Hindi yung puro tayo kanya-kanya ganito ganon. Dapat tulungan tayo lahat para umunlad yung ating bansa. Apo. So, ano naman po ang masasabi niyo sa mga paninira nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Ay, ang masasabi ko doon, parang hindi maganda eh. Talagang di maganda rin yung paninira na kay Bongbong Marcos eh. Kasi lalo na yung mga ibang ano diyan, ibang vlogger, puro lang paninira. Yung ginagawa ni BBM, yun hindi na pinapakita, yung sa kanila pinapakita. Eh dapat, iparehas nila pagpakita, katulad sa atin, kung anong nagawa nila. Eh, napakita natin, dapat ipakita na yung nagawa ni BBM. Kasi puro na paninira, maganda yan na puro paninira, dapat magtutulungan. Hindi yung puro na lang pangungutsa. Eh, tigil na yung pangungutsa na yan. Kung ano-ano pinagsasabi kay BBM.